May nagtangka sa buhay ni Ginoong Bagani kanina. Kaya dinala siya ngayon sa balay ng punong babaylan upang mabigyan ng lunas. Sino naman ang nagtangka sa kanyang buhay? Hindi ko nakilala. Ang kwentong ginagawa mo, yun ang naaayong lunas sa sugat at tamo niya. Ano? Hindi ko naman inaakala na gagamitin na lang ang kwento kay Ginoong Bagani. May lason ang kwentong ito. Ano? Mahabaking laon. Sino ang gumawa ng kwentong yan na may lason? Si Amaya. Hindi ko siya mapapatawad kapag nawala sa akin ang aking bana. Walang babaylan! Amaya, dala ko na ang halamang gamot na makakalulas kay Ginoong Bagani. Salamat, inala mo ako sa pokusan matatagpo ng halamang gamot na ito. Sa aking pagkakaalala, sa aming banwa, yung halamang gamutin ang ginagamit sa pagdurugo o sa lason. Bibigyan kita ng pagkakataon na gamutin ang aking anak. Sabi ni Angaway, nandito na si... Ayan siya. At inyong pupugutan ang ulo kung sakaling hindi niya mapagaling si Bagani. Alansina, anong nagaganap dito? Bakit nagkukumpulan ang mga alabay? Pagkat dumating si Umbu Amaya, at tinatangka niyang lunasan si Ginoong Bagani at pigilan ang pagkamatay nito. Ngunit narito rin ang sandig at mga mandirigma ng raha. Nangangahulugan bang narito rin sa balay ang magulang ni Bagani? Tama kayo, Apong Awi. At nagbanta si Raha na kung hindi mapapagaling ni Umbu Amaya si Ginoong Bagani, kikitlin nito ang kanyang buhay. Muli naman nalalagay sa panganib ang aking bai. Batid kong hindi pa sapat ang kaalamang taglay ni Amaya sa paggamot. Nakasalalay na lamang kay laon at sa mga diwata ang buhay ng ating Ginoong Bagani at maging ang buhay ni Amaya. Mahal na Raha, kalunos-lunos na balitang inihatid sa amin ni Silay. Kaya nagmamadali kaming pumarito upang malaman ang lagay ng Ginoo. Nalunasan na ba ang tinamong sugat ng Ginoo, Kapunoan? Hindi pa rin bumubuti ang lagay ng aking tagapagmana. Mukhang hindi naging mabisa ang ungwentong inilapat sa kanya. At tila lalo pang lumuluba ang kanyang kalagayan. Nabanggit sa amin ni Silay na ang naglapat ng ungwento kay Bagani ay ang dati kong uripa na si Amaya. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit ipinagkatiwala mo ang buhay ng iyong anak sa isang baguhang alabay na may kimkim na galit sa iyong angkan. Sumasang-ayon ako sa akin, kapatid. Naniniwala ako na walang balak pagalingin ni Amaya si Bagani. Bumalik lamang siya dito para tapusin niya ang kanyang inumpisahan, ang patayin si Bagani. Lumad, saan ba nang galing? Kaya napakitay na anak. Naglakad lamang sa kakahuyan. Nagpalamig. Hinahanap ako ng ating Panginoon? Wala siya dito. Nagpunta siya sa balay ng punong babaylan. Bakit? Ano sa dyan nila kay Urehilway? Ikaw na lang yata hindi pa nakakaalam. Balitang-balita na sa buong puod ang sinapin ni Ginoong Bagani. May pangahas na nanakit sa anak ng ating Raha. Ngayon malupa ang kanyang lagay. Walang magawa ang mga babaylan upang pagalingin siya. Mabuti pa eh, samahan mo na lang ako sa dambana ng dalanginan upang ipagdasal natin ang paggaling ni Ginoong Bagani. Mauna ka na lang, Agul. Susunod ako. Hindi totoo yan. Nandito ako upang gamutin ang Ginoo. Sinungaling. Takpin ninyo si Amaya at tukutin ang kanyang puso. Maawa kayo sa akin! Itilakin ko na mauuna ka sa sulat kaysa kay Bagani! Hindi! Nandito ako para gamutin ang Ginoo. Huwag niyo ako parusahan! Iloy! Iloy! Nagkakamali sa ubo Bagani! Akin ba na? Oo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko nilagyan ng lasong ungwento ang ginawa ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng laso ng ginawa ko. Nang nalaman ko maluwa na
Sige noong Bagani, humanap ako ng paraan para gamutin siya. Yun ang totoo. Nandito ako para gamutin siya. Kawalan ninyo ang alabay. Utang na loob ko sa inyo ang ikalawang buhay ng aking anak. Isa lang ang ibig sabihin nun. Kumaling nga si Bagani, tama ba? Tama, Yoyo Awi. Napagaling ko nga ang Ginoo. Lubos kami pinahanga ni Amaya. Ang bilis niya mag-isip. Nalaman niya agad kung nagpapagaling sa Ginoo. Oh, narinig niyo. Pinagaling ng pamangkin ko ang Ginoo. Iniligtas ni Amaya si Bagani. Bagani, huwag ka munang bumangon. Hindi pa lubos ang nanunumbalik ang iyong lakas. Naalala ko na punta dito. Ang huling naalala ko ay nasa kakuhayan ako. Biglang may madalim na tumuso sa akin, di ba? May nagtangka sa iyong buhay. Ngunit wala ka nang dapat ipag-alala. Nalunasan na ang iyong sugat. Dagang salamat sa inyong maagap na napagkaman sa akin, punong babaylan. Nagkakamali ka, Bagani. Hindi si Uray Hiluay ang nagpagaling sa'yo. Ang lumuna sa iyong sugat ay ang alabay na si Amaya. Si Amaya? Siya ang nagpagaling sa akin? Wala kang dapat ikatuwa, Bagani. Bago ka pa mapagaling ni Amaya, ay muntik ka na niyang ipahamak sa maling ingwento. Isa pa, ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin. Kaya wala kang utang na loob na dapat tanawin sa kanya. Bagani, dapat natin malaman kung sino ang panghas na gumawa sa inyo ito. Makilala mo ba kung sino ang nagtangka sa buhay mo? Galing ang aking Ginoo. Saan mo nakuha ang luna sa mga sugat niya? Bayang, tinulungan ako ng aking kapit ahas. Siya ang nagturo sa akin kung saan kukuha ng halamang gamot. Mabuti na lang at ligtas na ang Ginoo sa panganib. Ngunit, Yoyo Awi, ang sabi ng kawan ni Rajah Mangubat, ikaw raw ang nakitang kasama ng Ginoo sa kakoyan. May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Nagkamalay na si Bagani. Subalit hindi niya nakilala kung sino ang nagtangka sa kanyang buhay. Kung sino man ang may naalalaman sa inyo, magsalita na ngayon din. Awi, totoo bang ikaw ang unang nakatagpo ng aking anak? Oo, Kapunuan. Maaari bang ipaliwanag mo sa akin kung anong ginagawa mo sa kakahuyan ng mga sandaling iyon? Kaya, ikaw ang nanakit sa aking anak. Malabo na aking paningin. Hindi ko magagawang tudlain
ng sundang mga iyong anak. Kung iniisip niyong ako nagtangka sa buhay niya, nagkakamali kayo. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko nakita. May tama na ng sundang ang inyong anak na makita ko at kagad ako humingi ng saklulo. Isa lang ang malinaw dito. May taksil sa aking nahahopan. Sa sandaling malaman ko kung sino yon. Ay humanda siya sa bagsik ng aking higante dahil sa kanyang katampalasan. Talagang mapalad itong si Bagani. Pati kamatayan ay tila nadaya niya. Anak ng aking anak, walang kinalaman dito ang kapalaran ni Bagani. Gumaling siya dahil sa pambihirang kakayahan ni Amaya sa panggagamot. Isang kakayahang maaari lamang taglayin ng isang may kambalahas. Ngunit Uray Hilway, hindi naman si Amaya ang may kambalahas kundi si Silay. Unti-unting nagliliwanag ang aking mga alinlangan. Paano mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ganyan napatunayan na natin na si Silay nga ang babaeng nasa tagna. Aalamin ko ang sagot na papawi sa aking agam-agam. Amaya, may nais sana akong ipagtapat sa iyo. Ano yung yoyo awi? Tungkol kay Bagani. Totoong pinagtangkaan ko ang buhay ng Ginoo. Subalit, naunahan ako ng ibang lalaki. Hindi totoong hindi ko nakita ang lalaking yan. Gaya ng nasabi ko sa Raka kanina. Nakita ko siyang tumakbong palayo. Hindi ko lang nakilala. Hindi ko namukhaan dahil may suot siyang balat kayo. Yoyo Awi, kung sino man ang lalaking yun, magpasalamat na lang tayo at hindi na tuloy ang kanyang maitim na balak. Dapat nga kaya nating ikasiya ang pagkakaligtas ni Bagani. Ganong nalalaman niya ang pinakatatago mong lihim. Dagang salamat para tawagin. Para gahin. Patawag niyo na lamang kami kung may kailangan pa ang Ginoo. Ganun na lamang ang takot ko kanina nung akala ko'y mawawala ka na sa akin. Salamat na lang kay Magwayen. At hindi ka pa niya kinuha sa akin. Hayaan mo. Aalagaan kita hanggang sa manumbalik ang iyong lakas at tuluyan kang gumaling. Bayang, ang nais kong makausap si Amaya. Si Amaya, bakit ba gani? Ano ang pakay mo sa alabay na yun? Nais ko magpasalamat sa kanya. Kapagaling niya ako. Ako na ang gagawa nun. Ako na ang magpaparating sa kanya ng pasasalamat natin. Nais kong ako ang magsabi nito sa kanya. Lalo't ako ang kanyang niranasan. Bayang bukas na bukas sunduin mo si Amaya at papasukin mo dito sa balay upang akin makausap. Masusunod kita ako. Mahal na kapunuan, nagtalaga na ako ng karagdagang bantay sa paligid ng iyong balay upang matiyak natin ang kaligtasan ng inyong
mag-anak. Maraming tumatakbo sa aking isipan na tubang. Kung sino na nakit sa aking panganay. Kung ano ang kanyang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Mag-isa lamang ba siya? O may iba pa siyang kasapakan? Walang nakasaksi sa pangyayari. Kaya't wala tayong nalalaman sa pagkatao ng salarin. Hindi ako makakapayag na may taksil na naninirahan sa aking naahopan. Kung kaya't nais kong suyurin ninyo ang bawat sulok na ating buod, baliktarin ninyo ang bawat balay kung kinakailangan. Hanggang sa lumabas ang taksil na yon sa kanyang pinagtataguan. At huwag kayong titigil hanggat hindi siya natataguan. Masusunod ka po noon. Mahirap ang ipinag-utos ni Rajah Mangubat, Baba. Paano natin nahanapin ang isang salarin na hindi naman natin kilala? May alam akong paraan. Tayo na. Labis-labis ang pagkamuhin ng Rajah. Sa ginawa mong pananakit sa kanyang anak. Kaya tinatasan niya ang lahat ng mga mandirigma. Upang halubgin ang buong puod. Para madakit ka. Ramdam kong nababahala ka. Ganun din naman ako. Walang dapat makakaalam na ikaw ang nanakit sa kanyang anak. At lalong higit na walang makakaalam na ako ang nag-utos sa iyo upang gawin yun. Nagkakaunawa ba tayo? Oo, Panginoon. Panginoon, batid kong hindi titigil ang Rajah hanggat hindi ako nadarakip. Anong may papahin niyo sa akin ngayon? Kailangan may maiharap ako sa kanya. Bilang salarin. Upang mapatid ang kanyang uhaw na maipagiganti ang kanyang anak. Ano ibig kong sabihin? Isusuplong niyo sa Rajah isang taong walang kasalanan upang pasanin ang parusa sa aking ginawa? Lubang napakatalas ng iyong isipan. Yan ang ibig ko sa iyo, Lumad. Ngunit hindi tama ang nais niyong gawin. Hindi yung makapapayag. Yun lamang ang maaari kong gawin. At ito ay sa iyong kabutihan. Paano kung matuntong ka ng Rajah? At malaman ang tungkol sa ating sabuatan? Paano kung malaman ng Rajah ang tunay mong pagkatao? Na ikaw ay anak ng isang dato mula sa banuang aming kinukumnan. Sa sandaling malaman ng Rajah lahat ng ito, ipapapatay ka niya. Pati ako, bungang ang ko madadamay. Hindi ako makakapayag na mangyari lahat ng iyon. Kailangan nating makahanap ng isang salarin na maiharap sa kanya. Tila malalim ang iniisip mo, Lumad. May mabigat akong suliranin, Amaya. At ang suliranin ito ay maaaring magdulot
ng sumpa at kasawi ang palad sa iba. Hindi ko alam kung kakayanin yun ng aking tanlag. Lumad, maaari ko bang malaman kung ano ang sulirin na yun? Patawarin mo ako, Maya. Hindi ko maaaring ilahad sa yung sulirin yung kinakaharap ko. Salamat sa iyong malasakit, Amaya. Iiwan ko na kayo yung bayang. Maya, ay napaaga yata ang pagpunta mo. Ano bang sadya mo sa akin? Pinapasundo ka sa akin ng aking Ginoo. Nais ka raw niyang kausapin. Ngunit bakit hindi niya pa pinarating sa'yo? At kailangan ko pa magtungo sa kanya. Pagbigyan mo na ang aking Ginoo, Amaya, makakatulong kong pumaroon ka sa kanilang balay upang mapanatag ang kanyang loob na wala kang dalang kapahamakan sa kanyang puod. Lalo na't alam na niya kung sino ka. Mawalang galang na Ginoo. Ngunit sino ba ang mahalagang panauhin na darating at dadalaw sa inyo? Ginoo, nandito na ang alabay na si Amaya. Kaya naman pala nagayak ng tunay ang ating Ginoo. Tigil niyo nga yan. Iwan niyo na ako. Papasukan niyo ang alabay na naghihintay sa labas sa balay. Ako na lamang ang gagawa nun. Huwag ba yan? Manatili ka na lamang dito. Malipayang adlaw, dayang marikit. Kaya agad nyo yatang magawis sa aming balay, mga uripon. Ano na naman ba ang pinapagawa sa inyo ng inyong Ginoo? Wala naman, bae. Tinulungan lang namin siya magayak bilang paghahanda sa pagdating ng kanyang panauhin. Panauhin? Sino ang panauhin ni Bagani? Panauhin po ng Ginoo. Panauhin mo ng Ginoo ang alabay na si Amaya. Amaya, huwag ka mag-alala. May kilala ang nais kong sabihin sa'yo. Anong nais mong sabihin, Ginoo? Nais lamang kitang pasalamatan sa ginawa mong pagluna sa aking mga sugat. Napagaling mo ako. Ginampanan ko lamang ang aking tungkulin. Alam ko. At tatanawin kong utang na loob ang bagay na yan. Gayunpaman, Amaya, hindi ibig sabihin nito ay nakalimutan ko na ang patungkol sa iyong lihim. Anong lihim ang tinatukoy mo, Bagani? Marikit. Ano ang itinatago ni Amaya? Alam mong kalapastanganan ang makinig sa iba usapan ng ibang tao, hindi ba? Hindi ba ito ay tinuro sa iyo ng iyong ilay? Hindi mo pa sinasagot ang aking katanungan. Ano ang inililihim ni Amaya? Itinatanong ko lamang sa alabay ang lihim na sangkap na ginamit niya sa kanyang paggamot sa akin. Maraming salamat. Makakalis ka na, alabay. Bayang, samahan mo siya kay paragahin upang gantipalaan siya sa kanyang paggamot sa akin. Ngayon din, Ginoo. Magtapat ka sa akin. Anong tinatago mo? Anong lihim ang binabanggit nito? Lubayan mo ang alabay, Marikit. Bitiwan mo si Amaya. Ginoo. Sandali, sandali. Ano nangyayari? Nadakip na raw ang tao ng tangka sa buhay ng Ginoong Bagani. Ano? Iniharap siya ngayon kay Raha. Tila hindi ko nakikita ang aking kapwa alabay. Sadyang pinauwi ko sila, Amaya.
sapagkat nais kong makausap ka ng sarili namin. Tungkol saan ang nais mong talakayin natin? Sabihin mo sa akin, saan mo kinuha ang halamang gamot na nakapagligtas sa buhay ng ating Ginoong Bagani? Paano mo nalaman ang halamang gamot nito? Siya nga? Ito ang yung tirahan? Sige na, aking kapid. Kailangan ko na umalis. Kailangan ako ng Ginoo bago pa mahuli ang lahat. Bakit niyo itinatanong sa akin yan? Bakit nais mong malaman kung saan ko nakuha ang halamang gamot? Amaya, lubhang napakahalaga ng natuklasan mong halamang gamot. Kailangan natin itong pagyamanin upang tumugon sa ating mga patangailangan. Subayat, Uray, hindi kita pinakikiusapan, Amaya. Bilang iyong punong babaylan, inuutusan kita. Dalhin mo ako ngayon din sa pook na pinagkunan mo ng halamang gamot. Akin ang kapunuan, naladakip na namin ang taong nanakit kay Ginoong Bagani. Hanapin mo ang puok kung saan kinuha ni Amaya ang halamang ipinanggamot niya sa ating Ginoong Bagani. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung mga halamang gamot na pinapahanap ng punong babaylan. Bakit hindi mo na lamang sinabi sa kanila ang totoong pinanggalingan ng halamang gamot? Sapagkat doon din nakatira ang aking kambal ahas. May nananahang-ahas sa kinaroroonan ng halamang gamot. Ngunit ang higit na pangingilabot ay tila may isip ang ahas na ito. Hindi si Silay, ang babaeng nasa tagnan ni Digan, si Amaya, ang may kambal ahas.